What's up guys and welcome to my channel. My name is Jason on Jason TV Negosyo. For today's vlog mga kanegosyo, no, i-update natin si Diwata on the 19th day. No, so kasi magkakaroon tayo ng 98, 20 and 21 days. So kumusta na si Diwata? And of course, update na rin po sa live weight price ng baboy dito sa North Cotabato. Panoorin po ang video na ito. Morning guys, today is March 2, which is the 19th day of Diwata. So again, maraming salamat po for the 18th day na maraming nag-comment, okay? So ito na po si Diwata for the 19th day. Bigyan natin ng pagkain. Ayan. So pasintabi po sa mga kumakain, ah. So, ito po mga kanegosyo. It's very sad. No? 19th day. So, pansin ko mga kanegosyo na mumula na yung ano niya, yung ari niya. Eh, parang it's really red signal, no? Na ano kanegosyo? Parang hindi talaga natuluyan si Diwata. No? And I've heard some, again, pasintabi po sa kumakain, eh. I've heard some comment, no, kahapon sa vlog natin. No, pag ito daw, eh, hindi nagbuntis, okay? Eh, ibenta na natin. Siguro, no, you know, mga kanegosyo, isang gabi ko talaga ito kahapon na, ano, pinag-tawag yan. Pinag-isip-isipan, no? Although may sinabi ako na yun, no? Hindi tayo umaga na nabasa na tayo, umaga ano na, no, magtuloy-tuloy na lang tayo, nabasa tayo, di mag-shampoo na tayo. Okay, nakita niyo mga kanegosyo, no, si Diwata, yung ari niya, no? Pakainin natin. Eh, yung ari niya mga negosyo is turn into red, no? Yan na, no? Mapula na yung ano niya. Mapula na yung ari niya. Eh, pasintabi ko, ha. No, yan. So today is 19th day from the meeting or yung pag ginamitan din siya ng bore. Eh, so mapula-pula na dito banda, eh. Pero wala pa namang lumalabas na semen. Okay? And yeah, parang papasalamat ako kasi marami ako nakuha ng mga insights doon sa ating pong vlog kahapon kung buntis nga ito si Diwata or hindi. So meron din tayong nabasa doon na comment, no, kay sir na kasi sabi ko doon, no, walang powering pen, hindi na mapubuntis. Ang comment niya doon is mayroong parawing pen o walang parawing pen. Sabi ni sir, mabubuntis at mabubuntis yung baboy. Eh, so again, mayroon ding nag-comment na wala rin daw parawing pen yung kanyang inahin. Malapad rin daw, eh, buntis naman. Eh, so comment ka negosyo, no? Kasi 3 times na ito, eh kung mag-failure tayo, mag-hit ito, wag naman sana bukas 20 or the 21st day. Kasi namumula na, eh, no? Ano ba, benta na lang kaya natin 'to? Eh? What do you think, mga ka-backyard, mga ka-negosyo? Benta na lang natin 'to kasi hindi pa man ito nanganganak at maraming buyer nito. Bibilihin pa rin ito kahit ano, kasi hindi pa man din ito nanganganak. No? Benta na lang kaya natin. At sundan natin yung 58 batch natin na binili, no, na pinalaga natin dun sa bayaw ko. Bili na lang natin ng 10 yung ano, biik, no? Eh, ano, eh, no? Minsan nakaka ano, no, sayang yung paghihintay. Oh, ayan, no, namumula talaga siya, eh. Ganyan-ganyan mo yung puwit niya. No, nagsa-standing ano siya. Ayaw niyang ano, gumalaw.
Pa? Kadulong na po. So ano, mag ano tayo kanegosyo, no? Comment down below. Boto tayo, ibenta or gawa natin ng parwing pen. No, kung magre-reheat, no? Kasi tabi isa kumakain, no? Ano ito? sa mga nagtatanong, may nagtatanong sa atin na pwede bang paliguan yung nanganak ng baboy? Hindi pa po ako maka-comment yan, mga kanegosyo, kasi again, no, honestly and honest naman ako sa inyo, first time ko pong mag-iinahin. Okay, so sa mga nag-iinahin dyan, no, kasi may nag-comment sa akin doon sa video natin na malaki ang views na kailan at pwede paliguan ng baboy. After daw nanganak, mga kanegosyo, no, mga kabakyard, sa mga subscriber ko, yung mga silent viewer ko, ang tanong niya, kailan daw pwede paliguan ng baboy na kapapanganak pa lamang? Yun ang tanong niya. So comment down below na lang, no, sa mga nakakaalam ng sagot, no, baka mabasa yung nagtatanong sa atin. Kasi ako, honestly, hindi naman ako matagal na nagano, eh. First time po natin nag-iinahin, eh. So eto, ano ba, for this 90th day, nanghihingi po ako sa inyo ng advice, mga ka-subscriber ko na 5,000 plus, okay? So I don't know kung ilan diyan sa free range chicken, ilan diyan sa backyard piggery. No, sa backyard piggery na lang, no, yung mga malalaking farm na naka-subscribe sa atin. No, what do you think? No, oh, nagigiga siya, no. Dahan-dahan siyang humiga, 'yan, no. So 'yan ang mga na-observe ko na ugali sa kanya. So ano po, no? Kung magre-reheat if ever bukas o sa 21, gagawa natin ng farrowing pen or ibenta na natin, no? Kasi may nagsasabi kasi na subscriber natin na mayroon talagang mga inahin na ano, may comment ako kahapon na basa na, sir, may mga baboy talaga na ano, parang baog, no? Hindi siya magde-develop talaga ng biik sa loob ng kanyang tiyan. So baka si Diwata natin. Si Diwata natin is isa na doon. So cross finger tayo. Kasi kung Miyerkules ngayon, no, bukas, Huwebes or Biyernes, no, magre-reheat siya. Wag naman sana. So this coming Sunday or Sabado, ibibenta na lang natin 'to. Ibenta natin 'to. Eh kung bibilangin ko yung mga advices ng sino nagboto, no, na ibenta, no. So yun ang hingin ko sa inyo ngayon, mga subscriber, ha. Ibibenta natin 'to or ipagpatuloy natin, no. Kasi ipagpatuloy natin, gagawan ko ito ng parwing pen. Pero kung sa tingin po ninyo, yung mga subscriber ko na expert po sa pag-iinahin, na wag na, ibenta na lang. So gagawin ko nito, mga kanegosyo, siguro ipakakainin ko ito ng grower, no, o finisher 2. Bibigyan ko ito ng finisher 2. Ibuboylo ko ito ng ano, ng papakain. Benta na lang natin, no, kasi sayang yung time, no, sayang yung time, mga kanegosyo, no. Yan talaga yung disadvantage ng pag-iinahin na first time, yung ano. So dalawa yung choices ko, no. Kung maibenta na naman natin to, either yung bili nito, yung halaga nito, ibibili natin ng bagong inahin doon sa farm ni Kabaya. Bili tayo ng isang inahin. Kasi may dito sa aming kanegosyo, may kilalang farm dito kay Sir Kabaya. Bili tayo ng isang inahin. Or magpa-fattener tayo sa 60th batch. Magbili tayo ng biik. Kasi sa Sunday, yun, no? Bagsakan area, bili tayo ng, ano, ng biik. Palalakihin na lang, no, instead of ganito, eh? Yan yung galit niya. So let's hope and pray, mga negosyo, no? Salamat po sa mga nakasubaybay dito kay Diwata. No, na yung nagtatanong, ilang months na ito si Diwata, running for ano na ito? 7 months ito nung ano, eh, nung December. So 8 months nung January, February, o running ano na ito?
running 9 months this March, no? Running 9 months na ito. So hindi naman siya siguro bata, no? Para hindi siya mabuntis. Eh? So, sayang din, nasasayangan ako, pero yun nga, yung kasama nating ka-vlogger, no, si Kabagis, no? I'm very sad for yung inahin niya no, na ano rin, nabuntis nga pero patay rin yung mga anak, no? So binenta niya rin. Eh, so ito kasi pag binenta ito na hindi pa ng anak, mapepresyuhan din ito ng parang patiner din, no? So lang, eh. So yun lang mga kanegosyo, no? And for this vlog, yun nga, no? Naghihingi po ako sa inyo ng mga advices. Lalo na po sa mga nag-iinahin, no? About dito kay Diwata natin. Kung ano bang magandang gawin dito. Benta na lang kaya natin kung mag-reheat. Gagawan ba ng parwing pen? Kung ibibenta rin natin, magpapatener ba tayo o bibili tayo sa farm ng inahin? Ano po bang maganda, no? Nagsosolicit po ako ng idea sa inyo. Frankly and honestly. Ay, so, kasi yun, lahat akong experience about pag-iinahin. So, sayang din yung time, no? Kung ano, bibili na lang tayo ng bagong inahin or bibili ba tayo ng bagong patiner. Okay, sa update po ng presyo ng live weight dito sa North Cotabato, sa mga subscriber po, no? From North Cotabato dito po sa, especially dito sa amin Pigkawayan kasi nakasirado yung kabakan. Kakabili ko lang po ng karne, no? Ngayong araw na ito, umaga, eh, yung presyo po is nasa 300 pesos na. Yung matada, yung sariwang karne. Eh, yung live weight price, yung bilihan dito is from 170 naging 185 pesos na yung presyo. Eh, so halos mag 190 na mga kanigusyo. So medyo mahal, no? Mahal na, no? Nagmamahal na yung ano. Again, no? Napaka malas tayo sa patiner. Kasi kung tayo ngayon may patiner, sigurado, no? Kung 10, oh, malaki ang kita. So, kahit na, ano, kanigusyo, no? Mga taga North Cotabato. Or even sa, I think, no? Kasi nagmahal yung crudo, nagmahal yung, ano, dahil sa gera, doon sa ibang bansa. So, expectedly, magmamahal din yung po mga basic commodities like itong pagkain po, no? Mga karne. Okay, so, mahal, no? I don't know sa inyo dyan, mga kanigusyo, kung nagmahal na ba yung mga karne nyo dyan at saka yung live weight price, no? Paki-comment down below na lang kung saan lugar kayo, no? Para ma-update natin yung mga kasubscriber natin para hindi tayo maloko ng mga ano na yan, mga striker. Okay? So, again, no? Live weight price dito is 185. Yung karne naman, nasa 300 pesos per kilo. Okay, yun lang, mga kanigusyo. And if you are new to my channel, please don't hesitate to subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos na gagawin natin. And sa mga silent viewer natin and silent subscriber na patuloy pong nanonood ng ating mga vlog. Okay? So maraming salamat po sa inyo. Hindi ko pa yung maisa at wala lang po pala po mag-shout out sa inyo. Okay? So maraming salamat. Keep safe. God bless. Bye-bye!